Sa pong mapagpalang umaga sa lahat po ng mga sumusubaybay sa live devotion po na ito, purihin po ang Panginoon muli sa pong pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng Diyos upang magsama-sama na luwalhatiin ang ating Panginoon. At ang live devotion po na ito ay magagaling po dito sa Door of Faith Church, Cagayan City, Isabela, sa District 9 po, sa panguna po ni Pastor Luis Bailon. Kaya sa umaga pong ito, purihin po natin minsan pa ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, ang ilang Diyos, luluwalhati namin kayo, aming Ama. Puri namin kayo, Panginoon. Pinasasalamatan po namin kayo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Hallelujah. We bless your holy name. We give you all glory, Lord God. We honor you. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sige po, misa tayo mawit sa Panginoon. Pusong dalisay, tayong lahat. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay, ang aming sa akin, isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal, isang pusong sa inyo'y walang alinlangan, isang pusong ininitibok na kayo'y parangalan, ang dugo pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong ininitibok na ika'y para ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal, isang pusong sa inyo'y walang alinlangan, isang pusong kayo'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Purihin kayo, Panginoon, hari na mga hari, Diyos na hindi nagbabago. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig, sa kasaganaan ng iyong habag at biyaya sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos, nakilahin po kayo, aming Ama. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong paghubog sa buhay namin. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pagkilos po ninyo sa aming buhay, Panginoon, sa paghubog po ninyo sa aming pagkatao tungo sa pagiging katulad ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Karapat-dapat po kayong tumanggap ng pagpupuri, pasasalamat at pagliwalhati. Ito po aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Yan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin.
Ako nga pala po si Brother Joe Bilinga na magpapatotoo po sa inyo. Mayroon po akong asawa, mayroon po akong anak. Kung paano po nabago yung buhay ko bilang isang dati na magulo yung buhay na binago ng Panginoon. Ako po ay nabago yung buhay dahil ginamit ng Panginoon yung aking asawa na patuloy na yung buhay ko noon na dating magulo, dating walang direksyon. Salamat sa Panginoon dahil nakilala ko po yung Panginoon ng lubusan sa buhay ko na talagang nagbigay ng direksyon noon sa buhay ko. Noon po, magulo yung buhay ko bilang isang kabataan. Wala po akong inaalala noon kundi kumita ng pera bilang kinamulatan ko po noon na talagang magulo po yung aking pamilya. Dahil noon nga po yung relihiyon na kinagisnan ko ay sumamba, hindi, okay lang po sa akin. Pero nung nakilala ko po yung Panginoon, salamat po sa Diyos dahil talagang ang Diyos po natin na pinaglilingkuran ay buhay. Dahil noon pa man, pag sinabi pong simba, baliwala lang po sa akin yan. Pag sinabing salita ng Diyos, baliwala din po sa akin. Pero nung nakilala ko po yung Panginoon, unti-unti binigyan ko po ng pansin at talagang hanggang sa kasalukuyan po ay natutunan ko po na magbasa ng salita ng Diyos, pahalagahan bawat salita ng Panginoon. Bagamat mayroon pong kahinaan, pero andun po yung laging pangungusap ng Diyos sa aking buhay. At ako po bilang isang salamat na lang sa Panginoon dahil ngayon ginagamit na po tayo ng Panginoon dito po sa lugar ng Cagayan City. At salamat na lang po sa mga pastor na ginagamit ng Panginoon sa kabuuan po ng Door of Faith. Hindi lang po sa District 9, kundi sa lahat. Kabuuan ng Door of Faith ay talagang salamat sa Panginoon dahil mayroon pong mga lingkod ng Diyos na talagang walang sawang nagbibigay at mapapaalala po sa bawat isa po sa atin. Hinahamon ko po yung bawat isa, mga tatay, na kung ang bawat isa po sa atin, huwag na po tayong mag-alinlangan maglingkod sa Panginoon. Ako po, meron din po akong trabaho, pero sa ganun pa man, talagang sa buhay ko, meron pong panahon ang Diyos. At lahat, karapat-dapat lang po talaga na bigyan po natin ng panahon ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya isang hamon ko po sa buhay ng bawat isa na ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi po kalugihan. Pinaranas po sa akin ng Panginoon yan dahil ako po ay isang mahina din po ako, pero natutunan ko pong magtiwala sa Panginoon. At yun po yung ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. At talagang napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At patuloy na ginagamit po tayo ng Panginoon sa lugar po na ito. At talagang wala po tayong sawa na maglingkod sa Panginoon. Lahat po tayo, magdalanginan po tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. At patuto ko po sa inyo na talagang walang imposible sa Diyos. Bilang isang lingkod ng Diyos, talagang mahirap, pero mas mahirap po pag hindi tayo susunod sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa umaga pong ito. Nawa, bilang mga lingkod na po tayo ng Diyos, makita po sa atin talagang yung pagsunod po sa Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. At ako po nga po pala ay taga tubo po akong Quezon, sa Narciso. Pero salamat sa Panginoon dahil dinala po tayo ng Panginoon sa lugar po na ito, ng Cagayan City, para maglingkod po sa Kanya. At maraming salamat po sa mga ginamit para tayo makakilala sa Panginoon. Unang-una, ako po, hindi ko po akalain na makakarating po ako dito sa lugar ng Isabela, pero dalagang ang plano ng Diyos ay napakabuti. Kaya salamat sa Panginoon sa umaga pong ito. At isang bilang isang ama po, talagang napakahirap po yung sumunod sa Panginoon, lalong-lalo na kung meron tayong mga kabigatan, may pagsubok. Pero sa buhay ko po, natutunan ko po talagang magtiwala sa Panginoon. At ngayon po, talagang ang Diyos lang po yung pinagkakatiwalaan ko sa buhay ko.
sa aking pagtatrabaho o sa ano pa man po ang aking ginagawa, lagi pong ang kalooban ng Diyos yung hinihingi ko sa buhay ko. Kaya salamat po, inahamon ko po yung bawat isa bilang mga lingkod ng Diyos. Ngayon na malapit na pong dumating ang Panginoon, maglingkod na po tayo ng tapat sa Panginoon. Maraming maraming salamat, yun lamang po. Magandang umaga sa bawat isa, lalo na sa mga sumusubaybay sa morning devotion na ito. Ako nga pala si Pastora Charlie na naka dito sa Cagayan City, na nakadestino sa San Pablo, Cagayan City. At binabati ko rin ang superintendent ng Door of Faith, si Reverend Joseph Masaredo, Pastor Paul Masaredo, at ang aming tagapanguna ng District 9, Pastor Luis Bailon. At sa umagang ito, tayo ay mag-aaral ng kanyang salita at makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Jeremiah chapter 33, verse 3. At kung nasumpungan na ng bawat isa sa atin, babasahin ko. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo mauunawaan. Ayan ang panalangin ng bawat isa sa atin na dapat tayong tumawag palagi sa ating Panginoon, sapagkat wala tayong magagawa sa ating mga sarili kung wala ang pagsama ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kasi ang panalangin yun yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, na kung saan yun yung nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, na magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Amen. Kasi dito sa ating binasa, meron tayong tatlong bagay dito na ating pag-aaralan. Una, yung privilege of prayer. Yung sabi dito na tumawag ka sa akin. Ang sabi ng ating Panginoon, tumawag tayo sa ating Panginoon anuman yung meron tayong mga pagsubok, mga kabigatan sa ating mga buhay. Kailangan tayong tumawag sa ating Panginoon, kasi sabi sa Mateo chapter 7 verse 7, sabi niya dito na humingi kayo, sabi niyang ganun. Paano tayo makakahingi sa ating Panginoon kung hindi tayo tatawag sa Kanya? Marami ngayon ang tumatawag sa ating Panginoon, humihingi sa ating Panginoon na ang hinihingi nila ay ang mga bagay na mga panlupa. Pero pag kung nauunawaan natin ang salita ng Diyos, ang dapat nating hingin sa ating Panginoon ay yung pagsama ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi pag nasa atin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, anuman hilingin natin sa ating Panginoon, alam ko yung pagsama ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo ay magtatagumpay. Amen. At yung sabi niya dito, at kayo'y bibigyan ko, sabi niyang ganun. Kasi ibinibigay lahat ng ating Panginoon anuman yung kahilingan natin. Kasi marami ngayon ang mga mananampalataya na ang hinihingi nila ay hindi yung pagsama ng ating Panginoon, kundi yung mga panlupa, yung mga pansamantalang bagay. Pero ang nais ng ating Panginoon ay siya muna, yung pagsama muna niya sa buhay ng bawat isa sa atin ang dapat nating hilingin. Kasi pag nahingi natin yung pagsama ng ating Panginoon sa buhay natin, ano pa ang gagawin natin kundi lahat ng bagay, lahat ng ating ginagawa sa buong maghapon, tayo ay magtatagumpay. Sabi niya dito, humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kung wala ang pagsama ng ating Panginoon, kahit ano ang gagawin natin, hindi natin masusumpungan yung lahat ng ating mga hinahanap. Sabi niya, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Pag nasa atin na ang Panginoon, kaunting katok na lang yan. Kasi ang Panginoon na ay nasa ating mga puso na, ang Panginoon bubuksan niya yung pinto at ipagkakaloob niya sa atin yung pagpapala na ipagkakaloob ng ating Panginoon sa buhay natin. Hindi pagpapalang material,
kundi pagpapalang espiritual sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Na kung tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, kasi sabi niya, call unto me. Sabi niyang ganun, tumawag kayo sa akin. Maraming mga kaluluwa ngayon na hindi marunong tumawag sa ating Panginoon. Marunong man silang tumawag, pero ang hinihingi nila sa ating Panginoon ay mga bagay na pansamantala lamang. Amen. Ang pangalawang pag-aaralan natin ay yung promise of prayer. Yun ang sabi niya dito, natutugunin niya, sabi niyang ganun, ang lahat ng ating mga idudulog sa ating Panginoon. Yun yung promise ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi pag yung hiniling natin sa ating Panginoon, na pag nasa atin na ang Panginoon, maraming pangako ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kagaya na lang ni Solomon. Ano ba ang hiningi ni Solomon noong siya ay hinirang na hari ng Israel? Sabi dito sa 2 Chronicles chapter 1 verse 7 to 13. Kasi yung prayer ni Solomon ay napakaganda. Sabi niya dito, kinagabihan napakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa inyo. Kung tayo siguro ang pinagsabihan ng ganun, hindi na kasi yung, ang hihingin na natin yung mga bagay na pansamantala. Pero si Solomon, sabi niya dito, sumagot si Solomon, napakabuti ninyo sa aking amang si David at ngayon ginawa ninyo akong hari, kahalili niya. Natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Kaya ngayon ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng katalinuhan at kaalaman upang mapamahalaan ko ng marapat ang bayang ito. Kung hindi ninyo ako bibigyan ng kakayanan, paano kung pamamahalaan ang malaking bayang ito? Ayun ang hiniling ni Solomon. Hindi siya humiling ng kayamanan. Hindi siya humiling ng anuman, kundi ang hiniling niya ay yung kaalaman na nagmumula sa ating Panginoon upang mapamahalaan niya ang kanyang, ang kawan na ipinagkatiwala sa kanya. Sa ating panahon ngayon, maraming mga lingkod ng Diyos na pagsasabihin ng Panginoon na ano ang kailangan mo, ano ang idinudulog natin. Alam ko na ang mga ibang lingkod ng Diyos ang hinihingi ay kahit na naiintindihan na nila ang salita ng Diyos, nauunawaan na nila ang salita ng Diyos, marami pa rin ang nahuhumaling sa mga bagay na pansamantala. Kaya kung mayroon man tayong nais na ihingin sa ating Panginoon ay yung pagsama niya, yung kaalaman na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi yung pagkaalaman na ipinagkakaloob ng ating Panginoon, lahat ng nais ng ating Panginoon ay ipinapaunawa niya sa mga lingkod na nagtatapat sa kanya. Kasi sa ating panahon ngayon, lalo na sinasabi ng mga iba, sinasabi ng sanlibutan ito, na napakahirap ng buhay. Pero kung alam natin na kung nasa atin ang Panginoon, ano ba ang ikahihirap ng buhay? Kasi ang ating Panginoon, siya na yung may-ari ng langit at lupa. Ano pa ba ang kailangan mo? Siya na ang kasapatan ng ating buhay. Ano pa ba ang kailangan natin? Kasi pag nasa atin si Kristo, wala man tayong mga hawak na kayamanan, ngunit nasa atin yung kaalaman na nagmumula sa ating Panginoon, tayo na yung pinakamayaman sa mundong ito. Kasi kasama natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong magnasa na makamtan ang kayamanan sa sanlibutan ito.
Kasi sabi naman sa Marcos chapter 8 verse 36, makamtan man daw natin ang kayamanan ng sanlibutan ito, kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa, ano ang kabuluhan nun? Kaya bawat isa sa atin na naglilingkod sa ating Panginoon, huwag na nating hangarin pa na maging mayaman sa sanlibutan ito. Hindi masama ang kayamanan, ngunit mas higit ang kayamanan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, na bagamat tayo ay hindi tapat sa ating Panginoon, ang Panginoon ay tapat pa rin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At yung pangatlong pag-aaralan natin ay yung kapangyarihan ng ating panalangin, the power of our prayer. Ano ba yung kapangyarihan ng ating panalangin? Sabi niya, sabi sa Mateo chapter 17 verse 20, Mateo chapter 17 verse 20. Sabi niya dito na sumagot siya, "Dahil sa kaliit-liitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat karoon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Ang ibig sabihin nito, gaano man kalaki ang ating mga pagsubok sa ating mga buhay, at alam ko sa ating panahon ngayon na sinasabi ng sanlibutan ito na napakahirap ang buhay. Mahirap ang buhay kung wala ang Kristo sa ating mga buhay. Gaano man kalaki ang ating mga kabigatan, mga pagsubok, mga problema sa ating mga buhay, mas malaki ang ating Panginoon na mag-aayos, magbibigay sa lahat ng ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Yun yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kasi marami naman na tayong nakikita ngayon na yung kapangyarihan ng ating Panginoon ay kumikilos sa buhay ng mga anak niya na nagtatapat sa ating mga buhay. Marami tayong mga halimbawa, kaya lang kulang na ang oras natin kung isa-isahin pa natin. Tapat na yung pagkaunawa natin sa salita ng Diyos upang yung kapangyarihan ng ating Panginoon ay kikilos sa ating mga buhay. Amen. Kaya sa umagang ito, wala na tayong ibang hilingin pa sa ating Panginoon kundi yung ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, na kung saan yun yung pinakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi pag wala tayong panalangin sa ating mga buhay, para kang kandilang nauupos. Pero pag yung meron tayong panalangin sa buhay natin, tayo ay magtatagumpay sa lahat ng ating lakbayin sa ating mga buhay. Hindi natin nararanasan yung kasamahan ng mundong ito kung tayo ay palaging nakaugnay sa ating Panginoon. Amen. Kasi ang panalangin, yun yung bakod ng ating mga buhay. Kahit na anong gawa ng kaaway, kung mayroon tayong panalangin, kung palagi tayong nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, hindi makagagawa ang kaaway sa ating mga buhay. Kaya kailangan yung lahat ng ating ipinapanalangin, yung sabi niya dito na yung privilege of prayer, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng isang pribilehyo, lalo na sa mga lingkod niya na nagtatapat sa kanya, na marunong tayong lumapit sa ating Panginoon. At alam natin kung sino yung linalapitan natin. Yung power, yung
pangako ng ating Panginoon, kasi maraming pangako ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na ipagkakaloob niya sa mga lingkod niya na nagtatapat sa kanya. At yung power, yung kapangyarihan ng ating Panginoon, ipinapakita niya yung mga bagay na hindi natin kaya, na sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, magagampanan natin lahat sa pamamagitan ng pagsama ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, muli nating idulog sa ating Panginoon ang bawat isa sa atin na mas higit tayong lumapit sa ating Panginoon. Kasi sa ating panahon ngayon, wala na tayong ibang pag-asa pa sa ating mga buhay kundi ang ating Panginoon lamang. At alam ko na pag tayo ay lumapit palagi sa ating Panginoon, siya na mismo kasi yung nag-aanyaya sa atin ay nalumapit sa ating Panginoon. Kasi sabi niya, call unto me. Sino ba tayo para tawagin ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya? Hindi tayo karapat-dapat sa ating Panginoon. Pero salamat sa ating Panginoon na bagamat tayo ay makasalanan, minarapat niya tayo na maging anak niya at makalapit palagi sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon. Alam ko bawat isa sa atin, meron tayong prayer request. At kung tayo ay nagtatapat sa ating Panginoon, lahat ng mga yon ay ine-expect na natin na tutugunin ng ating mga pangangailangan. Lahat ng ating mga kahilingan sa ating Panginoon ay ipagkakaloob niya, sapagkat tayo ay talagang tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kaya sa umagang ito, muli tayong mananalangin, lalapit tayo sa ating Panginoon na mayroong kababaang loob, mayroong taos puso tayong magpasalamat sa ating Panginoon, sapagkat binigyan na naman niya tayo ng isang pagkakataon na makalapit sa Kanya. Amen. Kaya sa umagang ito, muli tayong lalapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama na nakatunghay dyan sa langit na bayan, sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang Kanyang bugtong na anak, na ang Panginoong Hesukristo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na makapangyarihan. Diyos na tapat, Diyos na mahabagin, mabiyaya sa aming mga buhay. Kayo ang Diyos na nagbigay ng buhay sa amin. Diyos na nagbigay ng hininga. Salamat, Panginoon, sa panibagong umagang ito, Panginoon. Dalangin namin na kumilos kayo sa buhay ng bawat anak nyo na nagtatapat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagsama nyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoon, sa umagang ito, muli kaming dumudulog. Dalangin namin ang buong door of faith, Panginoon. Dalangin namin na kumilos kayo sa bawat kapasturan, bawat manggagawa, Panginoon, upang ang lahat ng bagay ay aming mapagtatagumpayan, Panginoon. Dalangin namin ang pagsama nyo sa buong door of faith, Panginoon, sa buong mundo. Kumilos kayo sa buhay ng bawat isa upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay maipalaganap sa buong mundo, Panginoon. At maraming maliligtas, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ingatan niyo, Panginoon, ang lahat ng mga kapasturan, mga manggagawa, lingkod ng Diyos sa buong door of faith, Panginoon,
upang ang mga salita mo, Panginoon, ay maipalaganap sa buong mundo. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin. Panghawakan niyo ang aming mga isip at puso, Panginoon, upang hindi kami mawalay sa iyong harapan, kundi masunod namin ang kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ang mga salita mo ay maitanim sa puso ng bawat isa, Panginoon, na aming pinapangaralan, Panginoon, upang makita ang mga salita mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ingatan niyo ang bawat isa, Panginoon, sa buong maghapon. Lukuban niyo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. At sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, puri ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanya pong mga salita at puri ng Diyos sa patuloy na pagkilos ng Panginoon sa ating buhay at sa pribilehiyo na tayo po ay makalapit sa Panginoon. Anumang oras, anuman ang kalalagayan natin, malaya tayo makakalapit sa Panginoon. Nabati po namin ang aming pong tagapanguna, Pastor Luis Baylon, at kasama po ng lahat po ng mga manggagawa po namin sa District 9. Purihin po ang Panginoon. Ang nagsalita po sa umagang ito ay si Pastor Charlie Estrella. Siya po ay nakadistino dito po sa Kalagi, San Pablo, Cagayan City, Isabela. At yung nagpatotoo naman po ay ang manggagawa po natin si Brother Joe Villena. Purihin po ang Panginoon at sa lahat po ng sumusubaybay ng live devotion po na ito, pagpalain tayo lahat ng Panginoon at maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Purihin ang Panginoon. God bless po sa ating lahat. Salamat po.